Hi guys, this is Kakai and welcome to my page. 1, 2, 3, let's go! So for today's vlog, as you can see, I'm so formal. I'm wearing barong dress ba to, guys? And thank you so much, Miss Lengo, for lending me your barong dress. Sama ko kayo guys sa journey ko. Actually, this is my first time attending Teacher's Day celebration program ngayong taon, okay? And I've been receiving a lot of gifts, a lot of tokens, treats coming from my students. Pero ito lang yung unang event na aatendan ko. So, I hope makapag-video ako mamaya para at least you have claims sa mga mangyayari sa amin. And yan, I'm so excited. I think ang call time namin is 6:30. Pero it's already 5:53. Sana umabot kami. And yun, siguro see you guys later. Hi guys, yan, nakapag-retouch ako konti kasi I thought all the while malilate kami, pero late naman ang start dito kasi maulan. So yan. Hi guys, so we're still waiting for the program proper. Hopefully, I'm a bit excited about the program. Kasi nga, sabi ko sa inyo, this is my first time attending Teacher's Day celebration program this year. So, I'm with Attorney Sumugaysay. Sir, hi ka naman sa vlog. Hello. Ayan. So, yun. And, ikot ko lang. Ito yung ibang naming co-professors. So, ayan. So, this is how we celebrate Teacher's Day here at PNPE. So, stay tuned lang kayo dyan. Hi guys! So, October 4 na. Tomorrow, last day na nang. Or, it's already the Teacher's Day celebration. So, World Teacher's Day celebration, October 5. So, from the bottom of my heart, I would like to say thank you. Thank you. Thank you so much to all the students who greeted me. Happy Teacher's Day. To all my mentors going back high school, elementary, college, masteral. Thank you so much po sa inyong lahat. And, the reason why I did this vlog is it's because first time ko na i-celebrate yung World Teachers Day nang wala ng pandemic, because I started teaching last 2020, so yun yung height of pandemic, so walang ganito. Kung meron mang celebration, hindi ganito kainit, hindi mo siya ganun mararamdaman kasi nga pandemic pa noon, and hindi mo virtually ko lang nakikita yung iba kong students. But yon, yung ibang greetings guys, I am overwhelmed kasi hindi lahat ng students na nag-greet sa akin are really my students. But those students whom I extended help daw, I don't know how, pero nagpe-pay sila ng respect by saying thank you and by giving me messages. Yung iba by just sending me a simple token, candy, yon. Yung iba pumupunta to say hello and to say Happy Teacher's Day personally. Grabe, guys. Ganito pala yung feeling ng ano, educator, tapos na-appreciate ng student. So, ayun. Also, I would like to take this opportunity to honor all my professors, mentors, teachers when I was studying. So, thank you so much po sa inyong lahat. Siguro, sa mga susunod na part nitong vlog, sasabihin ko sa inyo just a little bit about me being a professor, being an educator. Kasi, it's really not my dream to become one, but
I am blessed and I am pleased to be one. So, yan. For now, dito muna tayo kasi may gagawin pa ako. Bye-bye! Hi! Happy Teacher's Day po sa lahat! Would like to say Happy World Teachers Day to everyone, sa lahat ng ating mga kaguruan, mentor, professors, at kung ano pang tawag natin dyan sa, syempre sa ating Panginoon na siyang unang nagturo sa atin ng lahat, sa akin pong mga magulang, sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan, at sa lahat ng aking mga guru din po, at sa lahat ng taong nag-mold sa akin into the better version of myself today. Salamat, maraming salamat po. And gusto ko i-end yung day na masaya kasi gusto ko pong i-share sa inyo na madaming bata, madaming estudyante yung bumati po sa akin. Whether estudyante ko siya or hindi, nag-extend po ng pagbati po para sa akin and yung aking mga kaibigan din po. The very reason why I am happy and overwhelmed with joy today kasi this is my first time to celebrate World Teachers Day as a professor po. For the information of everyone, I started teaching way back on the height of pandemic. So, syempre po, pandemic yon, ang lahat ng tao nag-iisip kung paano makaka-deliver, kung paano masusurvive ang ating buhay nung pandemic. So, makalipas po ang 3 taon, ito na po ako ngayon. And ang sarap din po pala sa feeling noon, no? And ngayon, mas naiintindihan ko na po yung mga guro kung bakit ganun na lang po yung pagmamahal nila sa mga kabataan. Kasi totoo naman po na nakakabigay po ito ng energy, nakakapagpasaya po. And in addition to that, guys, today I am very blessed to hear a lot of stories coming from different students na I thought all the while yung story ko sobrang devastating. And akala ko kawawa ako dun sa ibang part ng life ko. Pero upon hearing those history of the students, grabe, Lord, thank you so much for giving me such a wonderful life. And I know I'm not perfect. People around me are not perfect as well. But thank you, Lord, for providing me a lot of things, everything that I have today. Thank you so much po, Lord. And also, gusto ko din pong ma-share sa inyo tong story ko. Na, did you know, guys, that I never dreamed to become a mentor, a professor? Never po in my entire life na gusto kong maging teacher. Every time when I was young, kapag tatanungin po ako kung anong gusto ko, I was dream to become a lawyer. But I thought all the while na kapag gusto mo yung isang bagay, basta gusto mo madali nang makuha. Pero I think iba talaga yung direction na ibinibigay sa akin ni Lord. If yung dream ko to become a lawyer is not for me for today, why not sa susunod, di ba? Hindi naman po natin yun. Hindi naman po pa yun mawawala. Pero kung hindi po talaga ako for that, I am very grateful. I am very honored. I am very blessed to have my life today, Lord. I am very blessed, guys. Kasi I never imagine myself being honored, being praised, being appreciated by a lot of students, a lot of kahit family nila, kahit mga magulang nila, nagpasalamat po sa akin. Sobra po pala. Kaya ngayon, mas naiintindihan ko na po na ang pagiging guru daw po, noble profession po. It's true kasi, guys, did you know that as a teacher, bilang isang guru,
I will not allow myself to get inside my room na hindi ako ready. Takot akong magturo, magsalita ng mga words that are coming from the books and coming from my experiences, lalo na baka may, it may affect other students' future. So yun, very, very maingat po ako dyan. And aside from that, I'm learning also to be more patient and to be more understanding. It's hard po ah. It's not the type of person po kasi hindi po ako ganun. Pero nung nagtuturo na po ako, natutunan ko po yun lahat. And natututunan ko pa po. And isa lang yung napapansin ko sa mga students ko and mga kabataan ngayon. I think marami, some will agree. Comment down below kung agree ka. Maraming kabataan ngayon ang naglo-long for care, naglo-long for attention, naglo-long for love, naglo-long for sense of belongingness. So, every now and then, random, kapag kaya kong mag-reply sa mga bata, kahit random lang yung topic namin, ginagawa ko. Kasi, I know how it feels like na naglo-long ko for someone, for something na hindi mo makuha and hindi maibigay sa'yo. So, in as much as possible, tumutulong ako sa abot ng aking makakaya. And, you know guys, when I was learning, when I was at my journey as a student, may mga pagkakataon na I was asking for someone's help, kaso wala. So, ngayon na kaya ko na, ngayon na meron na akong kaalaman, ginagawa ko po ang lahat, makatulong lang po ako. And for the information of everyone, I started my career as a professor for pro bono po. Yes po, you heard it right, hindi po ako naningil, hindi po ako nagpabayad sa aking pagtuturo sa makalipas na 3 taon. Wala pong bayad yun. Alam po yan ng mga estudyante ko, alam po yan ng aking mga immediate superior dito na wala po akong bayad, wala po akong hininging kapalit. And still, it's still a blessing po. It's still a blessing po for me kasi hindi naman lahat po talaga mapapalitan ng pera, pero yung na itanim kong gabutil na munggo sa puso ng aking mga estudyante, eh, pinagpapasalamat ko po. Kasi somehow, naging instrument po ako para makadagdag ng kaalaman nila and maging mabuting tao at maging mabuting parte ng institusyon, ng organisasyon, at ng lahat po ng nasasakupan po nila. Sorry guys ha, medyo magulo kasi naka-cellphone lang ako. So yan. I just really wanted to share this with you guys. Yes, but going back, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po talaga inaasahan na magtuturo po ako. Hindi ko po pinangarap, pero binibigay po sa akin ng Panginoon. So, challenge accepted po. And at the same time, gusto ko rin pong maging reminder ito dun sa mga students na hindi po nila nakuha yung gusto, desired courses nila, yung mga hinihiling nila sa Panginoon, yung mga hinihiling nila sa mga magulang nila. There must be a reason why, kung bakit dinedelay yung ating mga pangarap, bakit dinedelay yung ating mga gusto. Because sometimes, hindi sa atin yun binibigay kasi he knew na baka ito yung mag-destroy sa'yo or baka hindi ka mapabuti sa gusto mo. And remember this guys, his plans are better than ours. Good morning, ate. Hi.
Hi guys. Nakaka-irit. Ayan, minang aasar aga-aga. Yan guys. Happy Teacher's Day po ulit. Nangungulit, nakakaasar. So yan, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng nag-extend ng kanilang appreciation sa akin through chat. Nakakaasar po talaga. Hindi ako maka-vlog ng maayos. Pero yun, salamat po sa inyong lahat. Thank you for letting me experience my first ever Teacher's Day celebration ng punong-puno po yung heart ko. Thank you sa inyo guys. And salamat din po sa mga nagbigay ng tokens of appreciation simula September 5, yung mga bumate, yung mga nagpadala ng flowers, nagpadala ng pagkain. Madalang lotion energy. Hindi ko to i-edit, wala ka dyan. And yun, sa mga gumastos po para bigyan ako ng chocolates para mapasaya po ako ng food. Thank you so much. Hindi ko na kayo maiisa-isa kasi mandami nyo, pero maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po talaga. For those who want to ask something, comment down below. And huwag nyo din pong kalimutan na i-like, i-share, and i-subscribe itong video na to.